Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sok Sergeant, magandang gabi itong opinyon. Makakasama nyo kami live sa loob ng 30 minuto. Pag-uusapan ang mga mainit na isyu. Mapalokal man, nasyonal at international. Sa ating mga news headlines sa balitang lokal, mga pasahero nagkagulo matapos makansela ang flight. Abiso ng airline company na Cebu Pacific, huli na. Sa iba pang balitang lokal, IED sumabog sa harap ng Kiamba Police Station, NPA umako na responsable. Sa balitang nasyonal, Joma season, malayang makakauwi sa Pilipinas. Sa iba pang balitang nasyonal, sweno, sacrificial lamb umano upang mawala ang korupsyon. Samantala sa balitang international, Colombia magsasagawa ng investigasyon kaugnay sa deadly mudslide. Sa iba pang imbalitang international, Russian cybersecurity firm, marami umanong ebidensya na may kaugnayan ng North Korea sa Bangladesh heist. Pag-usapan na natin, Brigada Jed, mga kabrigada, naturang mga balita. Unahin natin itong mga pasahero na nasa around 40 anang Cebu Pacific na nagkagulo matapos makansela ang kanilang flight at di umano huli na. Nagbigay ng abiso ang airline company na makakansela ang kanilang flight mula Jensen patungong Manila kahapon. Yan. Ito, Brigada Jed, alam mo, nakakahiya talaga ito eh. At tila yata, hindi na bago ito eh. Paulit-ulit na lang nangyayari ito, Brigada Jed eh. Ang nakakainis dito, Kabrigada ng Atty. Khan, gaya ng sabi mo, paulit-ulit ito. Pero itong issue na ito, kadalasan ay nabibigyan natin ng lusot itong mga delayed na flights, lalo na Cebu Pacific dito sa Jensen. Dahil kadalasan ang problema ay yung landing na airport. May problema dun sa NAIA. Pero itong kahapon, nandito ito eh. At saka yung issue ng ilaw sa runway, hindi na ito bago. Matagal na itong tinatalakay. Yung panahon pa nauso yung brownout, tinatalakay na natin ito. Ngayon, nangyari na naman ulit. At ano ba ang plano ng ating pamunuan dyan? Kung susolusyonan ba ito, ano bang gusto nilang mangyari dito? At hindi ko ma-imagine, Brigada Jed, bakit hanggang ngayon, yung mga nabanggit mo, yung walang ilaw, yung runway, wala pa rin solusyon. Para kay pa, nang tawag natin rito, Jensen International Airport, it does not speak, and does not live up to its name na international airport nga. Kung yung mga basic na problema na yan, hindi ma-solve hanggang ngayon. Yan, at saka ilang beses na, Kabrigada ng Atty. Khan, na pinatawag ang ating mga opisyal dyan sa Jensen International Airport. Ilang beses na pinatawag ng ating local government unit, pinatawag ng sanggunian panglungsod ng General Santos City upang magpaliwanag kung ano ba ang nangyayari. Ang madalas na rason, nakapagpasa na ng report, naghihintay ng budget, nagpalit na lang ng administrasyon, naghihintay pa rin tayo ng budget para sa pag-ayos ng mga pasilidad na yan. Isa tayo sa mga natitirang airport, mga kabrigada, kung saan nagbabayad ka pa ng terminal fees actual, hindi na nakasama sa ticket. Saan bumupunta yung collection na yun? Hindi lang ito yung issue ng ilaw, Kabrigada, Atty. Khan. Pati na rin yung kabuuang imahe. Ang airport ang pinakaunang sasalubong sa ating mga bisita dito sa General Santos na parating. Ito rin sila ang maghahatid sa ating mga pasahero pag paalis sila. Kahit gaano kaganda yung experience nila dito mismo sa loob ng General Santos City o sa palibot ng mga probinsya, kung pangit ang kanilang experience magpasok at pangit ang experience na maghahatid sa kanila palabas, kaya nun lang aasahan natin na imahe ng General Santos City. Tama, at ito'y isang patunay ng inefficiency sa panig ng mga ka-up officials na yan. Malalaki yata ang sweldo ng mga taong yan eh. At kabilang na dyan, yung sinasabing walang ka-concern sa mga pasahero. At take note ha, ang bayad, 500 pesos. Merong libreng pagkain. Anong klaseng pagkain naman? Libreng hotel. Saang hotel naman yan? Baka yung mumurahin lang rin. At alam mo, hindi sapat yan eh para mabayaran kung ano yung prejudice o damage na na-cause
because of the delay dito sa mga pasaherong ito. Yan, ito kabrigada ng Atty. Khan, isa sa example na nakuha ng ating mga reporter kanina, maswerte na lang yung isang kabrigada natin na may connecting flight papuntang Australia, wala daw importanteng transaksyon. Paano naman kung yung ibang mga kabrigada natin, na-miss nila yung kanilang mga connecting flight, paano yung gasto sa mga ticket nila? Sino bang gagasto nun? Paano kung nakapag-reserve sila ng hotel sa Manila at nila nagamit? Diba? Sinong gagasto na naman para sa kanilang pangalawang araw na pag-stay doon? Yung 500 pesos, mga kabrigada, kung isipin mo, magkano lang yan? Diba? Para sa aberya na nagawa at kung paano nagkabuhol-buhol ang schedule mo. Diba? Paano kung pareho ka ng ibang mga pasahero na emergency lang? Kinuha nga ang Cebu Pacific dahil nga budget flight. Ang ending, bibigyan ka lang ng 500 pesos, isang cup noodles, at isang juice, okay ka na. Ay, nako. At yung mga business trips o mga transaksyon na nakansela, halimbawa, Brigadier, talagang dapat kasama sa babayaran nyo ng Cebu Pacific kasi nakansela. Pero lumalabas na talagang wala silang pakialam hanggang ganun na lang, 500 pesos, pagkonsuelo de bobo na pagkain, buti sana kung ganun kasarap, ewan ko sa inyo. Kaya nga talagang ang nakakasakit pa ng loob rito, kapag ikaw ang na-late, ikaw ang pasahero, iiwan ka ng aeroplano Wala silang pakialam. Pero pag sila ang na-late, katakot-takot na alibay ang galang ginagawa. Yan ang problema dyan, Kabrigada ng Atty. Khan. Babalikan ka lang ng paghingi ng sorry at pagpapaliwanag at diversion ng issue. Ang ending yan, yung serbisyo ba na binabayad, nakukuha ba yung tamang serbisyo na sukli? Ang masakit pa dito, Kabrigada ng Atty. Khan, itila may pag-abuso talagang nangyayari dito na masabi natin, lalo na sa pamunuan ng Cebu Pacific. Dahil alam nila, kahit anumang reklamo natin, kahit anumang pagkastigo natin sa kanila, alam nila, wala tayong ibang tatakbuhan dahil sila lang natitirang budget airlines na nag-ooperate dito sa Jansan. Aside sa isa pang airline na medyo may kamahalan. Tama. Yan, Kabrigada Atty. Khan, inaabuso tayo Alam nila na pag humingi kami ng sorry, kahit mag-post pa ito ng isang daang post sa Facebook at magalit, wala rin man tayong magawa. Kahit i-report pa nila tayo sa local government unit ng Jansan, i-report nila tayo sa media, wala naman magagawa. Babalik rin yan sa atin as customer kahit masamang loob. Tama, Brigada Jed, we are at their mercy. Ayan, talaga malakas ang loob nito mga taong ito. Pero there should be an end to this. Hindi po pwede na ganito na lang habang buhay. Otherwise, kawawa tayo. Kalaki ng income nito mga anak ng tipaklong na ito ng mga airline companies. Pero kung sila magserbisyo, talaga hindi sulit, Brigadier. Yan, dapat siguro, Atty. Khan, mabigyan nito sila ng example. Gusto ko lang sana ngang kumustahin Naalala ko, nag-file ng kaso yung isa sa mga sikat na Fortune Brothers, Attorney Siegfried Fortune, ng kaso laban dito sa kanila. Gusto ko lang sanang kumustahin kung ano na yung estado ng kaso na yun. O baka ang nangyari doon, out of court settlement na naman. Kaya siguro, magandang hikayati na lang rin natin yung ibang mga kabrigada natin na pag naabala kayo, huwag na lang ninyong diretsong lunukin kung ano man yung paumanin na hihingin. Kung talaga naabala kayo, may mga negosyo kayong naipit o nawala, income na nawala o nalugi ba kayo, mag-file kayo ng tamang reklamo dyan sa DTI natin o sa korte para at least naman matuto itong mga ganitong kumpanya na i-level up naman yung kalidad ng kanilang serbisyo at masiguro nila na ma-deliver nila yung pinapangako nila sa kanilang mga customer. Tama. At yung iba siguro nahihiya at baka ma-offend o magalit o baka resbakan sila. Kaya sinasabi, okay lang sa amin. Kahit delayed, kahit hindi natuloy yung flight, pero kung tutusin, talaga may problema sana. Nahihiya lang magsalita. Dapat hindi ganun ang ating mentalidad. Otherwise, talagang patuloy itong airline company na ito sa kanilang pagbigay na hindi ganun kaganda. O yun, talagang pasaw na servisyo. IED, sumabog sa harap ng Kiamba Police Station. NPA, umako na responsable. Na naman. Kiamba na naman. Yan. NPA na naman. Ano ba naman yan? Iniyayabang nila bago lang. Kagabi lang ata yung Kabrigada Atty. Khan, pinakita nila yung draft ng napirmang ceasefire daw. Pipirmang ceasefire daw sa pagitan ng AFP at ng NPA. Pero, ng political arm nila. Sige, sabihin na natin NDF. NDF. Pero, bakit ganito yung ginagawa ng mga arm group nila dito sa bawa? Magpakita naman kayo ng goodwill. Ito, ano ba ito? Binabraso nyo ang gobyerno? O ano ba? Hindi naman talaga ito, sabihin natin nga, target ka Brigada Atty. Khan na kung sisingilin ba nila ng pera. Ito, act of terrorism lang talaga ito. Pag-atake
sa mismong police station ng Kiamba. At hindi ba ito alam ng ating Pangulo? Hindi ba ito alam ng ating mga government peace negotiators? Halimbawa si Bellio, Brigadier, at iba pang mga miyembro ng panel natin na siyang nakipag-usap dito sa mga rebelde. Kasi lumalabas na kung alam ito, eh hindi ko ma-imagine na hindi ito alam ng Pangulo eh. Mm-hmm. Napakaliit naman ng Pilipinas para hindi malaman ng Pangulo ano yung nangyayari na involved rito, halimbawa yung mga NPA. At kung sakaling alam nga, kasi presumably alam nga ng Pangulo, eh bakit walang ginagawa para ito'y mapigilan? Yan, nang pumapasok ulit ka Brigada Tornican, yung napag-usapan natin na teorya natin na karang araw, na basta ganito mga insidente, eh, nakapikit ng mata ng ating Pangulo at ng kasalukuyang administrasyon dahil kahit papano, despite sa kanilang pinapakitang tapang kunyari sa harap ng media, eh sinusubukan nilang isalvage itong peace talks. Kasi whether we like it or not, magandang legasiya rin naman talaga ito. Magandang accomplishment ito para sa kahit kaninong administrasyon. Pero yung ganito ka, Brigada Atty. Can, nabibigyan kasi natin ng false na idea yung mga rebelde na parang may sense of impunity on their side na pag ginawa natin to, hindi naman tayo kayang sitay ng gobyerno. Wala naman silang nagagawa, so kaya nating bastusin ito. At saka ito ka, Brigada Atty. Can, anong ang magagawa nito sa moral ng mga pulis, sa moral ng mga sundalo, sa moral ng mga peacekeepers, sa moral ng mga negosyante na nagiging biktima o nabibigyan ng short hand sa stick na ito. Hindi ko rin, or gusto ko isipin na ito ay hindi deliberately ginagawa dito lang sa countryside, dito sa mga probinsya. Kasi bakit hindi doon sa Manila? Uh-huh. Bakit nila gawin itong mga ganitong klase aktibidad? Lumalabas na talagang pagdating rito sa atin, lalong-lalo sa Mindanao, nila yata pinapabayaan tayo ng gobyerno eh. Para tayo lang ang magresolba kung ano yung mga nangyayari rito. Pero of course, dapat may pakialam rito ang national government. At medyo nakakahiya na we are at the mercy again nito mga grupong ito. Kasi napakarami na nung pangyayari. Ilang bus nang nasunog, heavy equipments, marami ng propriedad ang na-subject sa destruction. Pero patuloy sila sa kanilang ginagawa at again, nabanggit mo yung impunity. Eh talagang with impunity kasi walang nasasampulan eh. Kaya hanggat walang pumipigil sa kanila, eh patuloy sila sa kanilang gagawin. At saka speaking of countryside, Brigada Atty. Can, masaya ako na na-open mo yung topic ngayon kasi dyan ako papunta sana sa aking punto. Eh ilang bus nang nasunog dito sa may Sarangani? Diba? Ilang bomba nang pinasabog dito sa Maasim, sa Maitom at sa Kiamba, sa iba pang mga lugar? Diba, ilang beses na naharas ang probinsya ng Sarangani, iba't wala tayong naririnig sa mismong local government ng Sarangani. Diba, nauuna pa nagpe-presscon yung Philippine Army na sabihin nila, maglalagay kami ng mga sundalo sa mga sasakyan, sa mga bus station para hindi na maharas. Magdadagdag kami ng checkpoint, paitingin ng kuha, nag-file ng kaso ang Police Regional Office 12 natin. Eh bakit yung local government ng Sarangani, ang provincial government ng Sarangani, ba't tila walang komento, 'di ba? Ilang bus pa ang kailangan masunog para magpakita kayo ng tapang ninyo? Ilang bomba pa ang kailangan pasabugin? Maghihintay pa ba tayo ng pagkakataon? May mga sasusunod na mga bomba, may mamamatay na o may mga injured na? Good point, Pagana Jed. Tila yata, di tayo natatablan ng kahihiyan eh. Okay, kaliwat kanan na sampal na ito sa ating mga nasa probinsya ng Sarangani, nasa mga LGUs within Sarangani. Pero talagang wala tayong naririnig na kahit man ng statement na we are condemning this. Oo. Kaya nga, I just cannot but imagine kung bakit ganito ang kanilang treatment. Yung bang gusto nilang mamatay na lang yung issue, it will die, it's natural death, baka yung gusto nila. Pero hindi ganun ang mangyayari. Oo, hindi. Ang lugi dyan ka, Brigada Atty. Can, yung taong bayan. Yan. Ang maswerte ngayon at sabihin siguro ng, ang iniisip siguro ng ating mga official dyan sa Sarangani, wala namang nabibiktima. Yung mga bus, covered naman yan ng insurance. Naghihintayin pa ba natin yung pagkakataon na may mamatay na o may madisgrasya na? At saka ito ka, Brigada Atty. Can, na hindi ko maiwasan na isipin na parang pinapabayaan yung mga mayor natin sa munisipyo. Diba, ang ilang mga mayor natin sa mga interviews na nagdaan, ilang beses silang nagsabi, kinukondem nila, sila mismo, tutulong sa investigasyon, tutulong sa dagdag na seguridad at sa mga hinihingi ng mga security forces natin. Pero yung mas mataas na suporta para sa kanila, hindi nagsasalita. Pagdating pa talaga sa national level, hindi pinapansin. Ano namang nangyayari sa ating local government dyan, sa mga munisipyong yan? Alright. Samantala, sa balitang nasyonal, Joma season, malayang makakauwi sa Pilipinas, sabi ni Pangulong Duterte. Kasi may sakit daw si Joma Sison. Sabi na lang natin, part of the confidence building measure ito sa panig ng gobyerno. Pero tila yata medyo
talagang binibaby, ha? One-sided na masyado. Hindi, kung ako, mapipikon ako nito, Brigada Atty. Kung ako, sundalo ako, o member ako ng kwan, ilang taon akong nakipaglaban dyan. Yan. O, iinbitahan mong uuwi. O, sige, goodwill, parte ng negosyasyon. Eh, may bombing sa probinsya, hindi tayo nagsalita, kahit man lang condemnation ng kwan. Diba, parang kung ako, mapipikon ako niyan. At saka ang pinakamahalagang tanong siguro dito ka, Brigada Atty. Khan, kung nag-issue man ng ganong statement ang ating Pangulo, ano ang nararamdaman ngayon ng mga tao ng AFP? Yan. Na kung ilan yung mga nakidnap, ilan yung mga nabiktima ng IED bombing, pagla-landmine, diba, pag-ambush na ginagawa ng NPA, ano ang nararamdaman nila ng mga commanders nila at ng mga tao sa ground? At pangalawa dyan, Brigada Atty. Khan, ito siguro yung pinakamalaga, yung imbitasyon ba ni Pangulong Duterte, may kakabit na ba yun na subtle na promise na lahat ng mga kaso niya ipagbibigyan na lang, pababayaan na lang? Tama. At ito'y demoralizing sa panig ng Armed Forces of the Philippines. At kung bakit, Brigada Jed, ang tanong ko, bakit kung ang mga nasa gobyerno, nabawa yung presidente, bakit ginagamitan ang principle of command responsibility kung sakaling merong kagagawan, kapalpakan yung mga nasa baba? Mm-hmm. Eh, kung may kagagawan, halimbawa, sabi ng armed forces, ito yung mga miyembro ng NPA, miyembro ng NDF, sangkot sa ganito mga krimen, eh bakit hindi natin gagamitin yung principle of responsive superior laban ito kay Joma Season? Bakit binibaby? At alam mo, Bigara Jed, dapat nga umuwi, kahit pa hindi imbitahan, dapat matagal nang umuwi si Joma Season. Bakit? Eh yung kanya mga sakop eh, nagpapakamatay rito eh. Ilang libo nang nangamatay na mga miyembro ng NPA sa pagkikipaglaban, samantala ang sarap ng buhay ni Joma Season sa Netherlands. Walang trabaho, binibigyan ng allowance ng Netherlands government. Ano lang ginagawa mga kabrigada? Every once in a while, naglalabas ng video na ini-encourage yung kanyang mga tao at mga rebelde ng NPA na ipatuloy yung paglaban, huwag mag-surrender. Eh, maniniwala pa ba kayo sa ganong preaching ka, Brigada Atty. Khan, kung ang buhay niya ay napakasarap doon at tumatanggap lang ng allowance galing sa Netherlands na gobyerno? At kasama sa kanilang doktrina, yung sinasabing classless society, walang class, walang category, lahat pantay-pantay, equal. Anong equal? May equal ba ng leader eh, nandoon, nagpapakasarap, samantala yung mga sakop eh, nangamatay na? O, ang mga sakop, Kabirgada, Atty. Khan, eh, para lang makakuha ng pera, kailangan pang magsunog ng mga truck, makipaglaban sa mga pulis, hihingi ng kukolekta ng mga pulis. Kailangan pang mangharas para lang may makain. O, magnakaw ng mga baka. Bakit, hindi ba totoo yan? Hindi ba affront yan sa inyong idealism na sinasabi ninyo na kayo ang army ng masa? Kayo ang dumidepensa sa kanilang karapatan, eh nanakawan nyo ng baka para may maulam kayo, nanakawan nyo ng manok. Ngayon, tama ba yan? Yan. Eh, dapat magising na kayo. Samantala, sabi ni Sueno, sacrificial lamb daw siya para mawala ang korupsyon sa ating bansa. Or at least sa DILG. Mauna ka na, Brigada Jed. Isang word lang ang tanong ko dyan, Brigada Atty. Khan. Paano? Kasi kahit ngayon, Brigada Atty. Khan, ako ha, ilang araw nang nakalipas nung sinibak sa pwesto si dating DILG Secretary Ismael Sueno. Ang tanong ko pa rin, bakit? Diba? Bakit? Tapos ngayon sinasabi mo na tinanggal ka para maging sacrificial lang, para mawala yung korupsyon. Ibig sabihin, ikaw yung punot dulo ng korupsyon kasi ikaw man yung na-sacrifice. Diba? Ibig sabihin, lumalabas na kung sa Bisaya pa naunay sa tari ba? ng kanyang statement si Sueno, kasi kung siya ay sinakripisyo para mawala ang korupsyon, ibig sabihin, eh talagang siya pala yung source ng korupsyon. Kung i-analyze mo yung kanyang naging statement. Eh kahit nga ang Diyos, Kabrigada Atty. Khan, di ba, ginawa niyang tao yung anak niya para maging sakripisyo. Yun, pwede yun. Kung siya, korupsyon ang isa-sacrifice, eh gagawin mo na siyang korupsyon before siya isa-sacrifice. At paano rin masosolve yung korupsyon kung siya lang, halimbawa, eh napakarami naman ang sources ng korupsyon eh. Napakarami ng kurakot. Baka medyo lito lang siguro. In a confused state, itong si Sueno, with due respect ha. Kasi sino naman ang kaganahan kung sakaling ikaw ay kakasibak mo na sa pwesto, Brigada Jed? Ito rin ang puna natin sa national government, Kabrigadang Atty. Khan, lalo na kay Presidente Duterte. Hmm. Sabihin nyo na lang, ikwento nyo na lang ano yung rason. Diba? Kasi masyadong matalinhaga ang sitwasyon ninyo na may nangyaring cabinet meeting, pinatawag si Sueno at the end of the meeting, sinibak siya at the end of the meeting.
hindi niya sinabi kung ano yung punot dulo. Sinabi ni Sueno, walang connection sa korupsyon. Next press conference ni Presidente Duterte, sinabi niya, hindi, merong korupsyon nangyari. At pilosopo pa yung taong yun. Hindi ako sinagot ng tama. Nagsinungaling. O ngayon, sinabi na naman ni Sueno, sacrificial lamb lang siya. Hindi na bubuo yung kwento eh. Kung, ano bang tinatago ninyo? Kung sabihin nyo na lang pala, ano ba yung rason sa likod nito? Sabihin nyo bakit tinanggal? At ang taong bayan ang magdidesisyon kung meron bang corruption involved, kung justified ba ang administration sa kanyang pagtanggal, at the end of the day, Kabrigada Atty. Khan, decision naman talaga ito ng presidente. Kung totoo man o hindi, kung discretion ng presidente, wala na siyang tiwala, nasa sa kanya naman yun. Ano pang tinatago natin? Ang unsolicited advice ko, Brigada Jed, dapat manahimik na lang. Pagkatapos nito, tama na kasi marami nang mali lalo eh. Manahimik na lang si Sueno, mag-imbestiga ang Duterte regime kung gusto nila, para mapatunayan kung may katotohanan ba o hindi yung alegasyon laban kay Sueno. At from there, let's move on. Marami pang dapat gawin. Hindi, ang problema dito, Kabrigada ng Atty. Khan, kung gano'n na naman ang approach na gagawin ng ating national government, baka mapareho to sa kaso ni Peter Lavinia. Na hanggang ngayon, hindi pa rin natin sigurado kung pinasibak ba siya sa pwesto o nag-tender ba ng resignation. Yeah. Diba, hanggang ngayon, hindi rin natin alam kung ano na nangyari dun sa investigation. Kung totoo ba talaga na hiningi niya yung 3% na sinasabi, 30% na sinasabi nila, hindi ba yung totoo, may heads ba na nag-roll, di ba? Yan yung iniiwasan natin, Kabrigada Atty. Khan, eh. Kasi natanggal na nga yung ulo na nagre-representa kung anumang corruption ba wala na merong nangyari. Hindi natin alam ano pang nangyayari sa loob. Baka naiwan pa yung mga remnant sa loob o baka yung ginagawa nila sa loob, pabalik-balik pa rin. At ano yung impact kaya nito dito sa mga natitirang miyembro ng gabinete ng Pangulo? Baka may chilling effect ito, baka sila kabahan, hindi na sila komportable sa pagtrabaho. Kasi baka anytime, mangyari sa kanila yung nangyari kay Sueno, yung nangyari kay Lavinia, Brigada Jen, di ba? Maaga pa, Brigada Atty. Khan, sa administrasyon ni Presidente Duterte, di naman sa sinasabi kong walang kwalipikado, pero baka maubusan ng tao. Kasi ito, sila Sueno, sila Lavinia, Brigada Atty. Khan, dati na talaga itong dikit sa kanya, kahit hindi pa ito tumakbo bilang presidente. Inasibak niya sa pwesto, sinong papalit, di ba, na qualified? At kung sino man yung ipapalit ng presidente, yung belief, ganun pa rin ba? Di ba, yung respect at admiration na dapat na-inspire sa tao, nandun pa rin ba? Kasi iba yung pagpasok ni Ismael Sueno sa posisyon ng DLG. Correct. Di ba, ang daming na-believe at maraming nagsabi na siya ang tamang tao para sa DLG position. Hindi inabutan ng taon, tinanggal. Sino pa ang mas mataas na pwede mong ipalit doon at sino pang papayag na isakripisyon ang kanilang mga pangalan kung ganito ang posibleng mangyari? Si Bongo na lang ang iiwan dyan. Sa balitang internasyonal, Colombia, magsasagawa ng investigasyon kaugnay sa deadly mudslide. Yan. Alam mo, Brigada Jen, nakakatakot. More than 300 confirmed dead dito sa Rumaragasang mud. Putik! Ito yung, at ito yung respect ng nature again eh. Kapag ang nature na ang rumespak at gumanti, walang sukat talaga, Brigada Jen. Ito, Kabrigada Atty. Khan, mudslide sa Colombia, isa sa mga pinakakilala sa pagdating sa aspeto ng mina at logging. Yan na highly advanced ng kanilang mga laws. Although marami tayong naririnig na pag-abuso pa rin na sa nature sa bansang yun. Ano na lang kaya dito sa Pilipinas, hindi pa ganun ka-advance ang ating laws, mas dinagdagan pa o na-aggravate pa yung problema ng kahinaan ng implementasyon ng mga batas na existing. At ngayon, nakikita natin kung gaano ka-powerful itong mga mining firms at itong mga logging firms sa Kabrigada Atty. Khan na kaya nilang ilabi ang pagpigil sa pag-upo sa posisyon ng isang napaka-popular na cabinet secretary at halos lahat hinihinging makaupo siya. Ngayon, harap-harapan ng Brigada Atty. Khan, pati yung mga media outlet na iba, with all due respect sa mga kasama natin, harap-harapan na nagpapakita ng mga kanilang kulay kung saan sila pabor at alam na natin kung sino yung mga nababayaran. Talagang nakakasilaw ang pera at the expense nung nakararami. Kahit mga matay kayo dyan, wala kaming pakialam. Importante ang bulsa namin ay puno. One last item quickly, Brigada Jed. Cyber security firm. Ayon rito, marami daw ebidensya na may kaugnay ng North Korea sa nangyaring Bangladesh heist. Alam mo, Brigada Jed, siyempre, hindi inamin ng North Korea ito. Oo. Sino na mga aamin na sila may kinalaman nga sa naturang pangyayari na $81 million ang nawala sa Bangladesh government? Ito, joke nito, Kabrigada Atty. Khan, dahil itong cybersecurity firm na ito, Kaspersky Lab, Russian firm ito.
itong Russian firm na ito, ang malaking bahagi nito ay owned ng government ng Russia. Yan. Eh aliado naman ng North Korea at ng Russian government, hindi nga ang North Korea, ang Russia nga ang dumidepensa sa North Korea sa anong kabulastugang ginagawa nila from the international community. Mm. Eh sa tingin niyo may mangyayari ba dito sa mga ebidensyang nakita nila? Yan. Wala, ipipresenta lang, merong ebidensya. Anong ang gagawin natin ngayon? Wala, bakit? At hindi ko rin ma-imagine kung anong rason o motibo nitong Kaspersky na ito na gumawa ng kwento, halimbawa. Uh-huh. At idawit ang North Korea, wala namang mawawala sa kanila eh. At kung sakaling gumawa sila ng kwento, eh at the end of the day, kapag napatunayan na talaga hindi totoo yung kanilang allegasyon, eh masisira sila. Hindi nila pwedeng isugal yung kanilang kumpanya rito. At ang mas maganda dito sana nilang kabrigada Attorney Khan, kaysa sa nirelease nilang mga ebidensya, sana hinanap na lang nila kanino hinulog electronically yung mga perang yun dito sa Pilipinas. Mm. Kasi yung mga pera na yun, eventually dito nahulog sa Pilipinas. Eh. Yeah. So yun na lang, mas maganda pa yun. Meron pa yung resultang maglalabas dun sa kwan na yun. Yung cyber evidence, mga forensic evidence, matindi yan eh. Mahirap magsinungaling yan eh. The thing speaks for itself. Ito yung mga opinion lamang sa mission kailangan bigyan ng pansin. Mga pangyayaring di dapat baliwalain at kailangan tayong makibahagi. Ito ang opinion.